ang dami nating pag-uusapan ngayon. Itong si Stanley Pringle, si Chris Rosales, at syempre itong si Alex Cabagnot na napapabalita ngang pipirma para sa Converge Fiber Xers. Unahin muna natin si Stanley Pringle. Mayroon nga inamin itong si Stanley Pringle na excited na siya sa opening ng Governor's Cup. Silang dalawa ni Christian Stan Hartinger matapos nga ito silang itrade ng Barangay Ginebra kapalit sa Isaac Go. At syempre itong si Stephen Holt na ngayon bago na nga ang mukha ng Barangay Ginebra San Miguel. Samantala ang Terra Perma Jeep at si Stanley Pringle excited na sila sa tandem nila ni Wami Chongson. Kung ano nga ba ang kaya nilang gawin dalawa at hopefully daw maging positive ang kanilang bagong journey sa Terra Perma Jeep, especially ito si Christian Stan Hartinger na gusto ngang patunayan na karapat dapat siya para sa Terra Perma Jeep. At alam natin na isa itong motivation sa dalawang player na ito na dating naglaro sa Barangay Ginebra San Miguel. At the age of 37 si Stanley Pringle, madami pang papatunayan na hindi pa siya laos at kaya pa niyang maglaro lang hanggang 40 years old. Alam natin kung gaano ka-explosive itong si Stanley Pringle noong naglalaro pa ito sa Northport Batangpere. Isa ito sa mga inaasahan at isa ito sa mga superstar ng PBA dati, kaya hindi basta na lang itong pagkakawalan at hindi niya mapapatunayan na laos na nga ba si Stanley Pringle. Pero sa tingin niya ay kaya niya pang ipakita ang kanyang tunay na lakas para sa Terra Perma Jeep at hopefully makakuha ito ng kampiyonato sa Terra Perma Jeep sa kanilang combination na Christian Stan Hartinger, Pringle at Wami Chongson. Inaasahan na mabigat ang first five ng Terra Perma Jeep at inaasahan na ipapakita ni Christian Stan Hartinger ang totoo niyang kulay. At ito, madami ang nagulat ha, kay Chris Rosales matapos nga papirmahin ito ng Northport Batangpere ng 1-year extension contract. Bigla-bigla na lang in-release ito ng Northport Batangpere, kagulat-gulat nang hindi man lang nakakakuha ng pagkapalit. At inirelease, pagka-release nga, ang number one na kumuha ay ang San Miguel Vermin. Kailangan nga ngayon ng San Miguel Vermin ng isang floor stabilizer. Kaya naman agad-agad, sila agad ang unang nakahiring ng pakakawalan ito ng Northport Batangpere. Hindi kaya plano na nila ito na pakawalan para lang magpunta ito sa San Miguel Vermin. Dahil nga badly needed ngayon ng San Miguel Vermin ang isang katulad ni Chris Rosales na napakaganda ng ipinakita noong nasa N-League Road Warriors pa ito, kaya katakang pinakawalan ito ng Northport Batangpere. Ano kaya ang plano ng Northport? Ano sa tingin nyo? At ito pa sa Terra Perma Jeep, matapos nga ang 7 taon na pamamalagi nitong si Eric Camson sa Terra Perma Jeep, ay tuluyan na nga itong pinakawalan ng Terra Perma Jeep at wala pa nga itong pupunan ngayon na pagpipirmahan or paglalaruan sa PBA. Kaya malaki ang tsansa na posible ang magiging destination nitong si Eric Camson ay ang MPBL. Pero hanggat wala pa itong kontrata sa MPBL ay mayroon pang tsansa ang kupunan sa PBA na gustong kumuha sa kanya. Ano kayang team ito sa PBA magkakaroon ng kontrata? At ito ang madami ang nagulat kay Alex Cabagnot matapos nga ang stint nito sa Mustang or sa Taiwan Mustang, ay marami na ang nagka-interest dahil nga at the age of 41, ilang taon na itong nagretiro sa PBA at walang pupunan na kumuha sa kanya. At bigla-bigla na lang pinapirma ito ng Converge Fiber Xers sa ilalim nga ni Coach Ray Cotoroman na isa ng active consultant ngayon. Marami tuloy ang nagtatanong, ano ang plano ng Converge Fiber Xers kay Alex Cabagnot? Dahil wala namang sinabi kung magkano or ano ilang taon ang kanyang kontratang pinirmahan. Magiging assistant coach ba ito ng Converge Fiber Xers sa mga point guard, lalong-lalo na ang kanilang point guard ay batang-bata, kailangan talaga ng guidance ni Alex Cabagnot
pagdating ni Alex Cabagnot sa Converge Fiber Xers Tiyak, ang kanilang mga point guard ay magbabago ang sistema at magbabago ang approach sa laro. Sa ilalim ni Cabagnot, sa guidance ni Cabagnot, maganda ang ipapakita nitong Converge Fiber Xers at hopefully mabigyan ito ng minuto ni Coach Raiko Toroman. Alam natin na kayang-kaya pang magpakitang gilas nitong si Cabagnot sa PBA at kayang-kaya pa niyang makipagsabayan. Nakita naman natin no, nag-tune up game ang Gilas Pilipinas kontra sa Taiwan Mustang. Isa sa maganda ang ipinakita itong si Cabagnot, dahilan para magka-interest ang ibang kupunan sa PBA at itong Converge Fiber Xers. Ano sa tingin nyo? Dapat pa ba itong manatili sa PBA'ing si Cabagnot? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakino Dukusin ng Agonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Adrian Dulay, Chan David Gulapa at sa Gulapa Family, siyempre kay Ronald Bersubidan at kay Michael Rosalado. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.